What's up mga kadaitan? So dito na naman tayo ngayon sa Batang Quiapo episode 18. So dito na nga mga kadaitan, is maganda na yung sagupaan ngayon at the same time maganda na yung istorya sa Batang Quiapo. Ito nga mga kaitans, yung mga hanap buhay na ni Ruda, ni Marites at kasama nito ay sinira nga ni Ruda. So hindi nila alam kung anong gagawin nila ngayon dahil nga sinira ito nga ni Ruda dahil si Ruda ay gumanti. Ito naman si Marites ay nagdasal sa Poong Nazareno na okay na sila para pagdating sa makapaghanap buhay na sila. Kasi nga hindi nga alam kung anong gagawin nila nito. Ngayong grupo ni Supremo mga kaitans pumunta nga sa Quiapo at naghanap ng tao na kasama para gagawa ng diskarte or pipitik sa Quiapo. Kaso ito yung mga kaitans, nakita na iba't ibang mga istorya or mga kung anong ginagawa ng mga tao. So ito mga kaitans, dito si Supremo gawa ng paraan para makumpaano. Dahil dati daw ay magaling daw si Supremo sa pagdating sa ganyang dito sa Quiapo. So ayun na nga mga kaitans, naunahan nga siya dito at hinahanap niya yung mga taong magagaling sa Quiapo. So ito naman si Lovely at saka si Norvin ay yung nagbabangayan dahil wala nga silang makain at walang madiskarte kasi nga nasarado yung tindahan nito. So ayun ang ginagawa ito mga ito. Nilok ni Tanggol ng racket si Norvin para may pagkakitaan ito sa araw-araw. At ang sabi ni Norvin, sige papayag ako sa racket pero sabi naman ni Tanggol pag gumaling na ito. Ayun, pinagtipon-tipon lahat ni Supremo yung mga taong pumitik sa Quiapo. So ayun na nga sinabi nito na sasama ba kayo sa akin dahil malaking pera ang makukuha natin. So ito naman yung mga tao na pumitik sa Quiapo, pumayag na sila na kasama doon sa grupo ni Supremo. Ayun, pumayag naman sila kasi daw mayroon pa daw silang titirahin. So ayun, ito naman si Supremo, dinala niya ito yung mga tao na galing sa pagpitik sa Quiapo. So ayun, pumunta si Roda kay Hepe sa Quiapo na kung saan humingi ng tulong ito dahil sabi ni Hepe na ang barangay na ayos ba? Sabi naman ni Roda ay hindi. So ayun, kasi gustong maghihuganti si Roda sa kanila. Kaya ito mga itans, pumitik na yung grupo ni Supremo. So ayun, pumunta sila at meron silang kinuha, kinarnap na isang kotse. Kaya ayun, ang dumiskarte ay si Supremo. So ayun, masaya naman silang ginagawa dahil na-discartehan ito ng maayos. At the same time, nakuha na yung kotse na discartehan. So, ang ginawa ni, nag-carnap sila ng kotse, ang gagawin ni naman la Supremo at ibibenta nila ito. So, ayun, nakuha nila yung kotse at nakarnap ito sa dinamalayan. So, ayun, may bumili naman sa kotse na kinuha nila ni Supremo at sa mga grupo nito. So, ang ginawa is pinabayaran ito ng 100,000 para makakuha ng isang racket. So ayun, ang ginagawa naman is bumigay naman itong bumibili kasi nga natatakot kay Supremo kung anong gagawin nito. So ayun, ang ginagawa, masaya naman sila at successful yung racket na nakuha nila ngayon. At the same time, nakakapera sila. So ito naman, saya-saya yung grupo dahil nga nakakuha ng pera. Dumating yung kapatid ni Tanggol na kung saan nagpapayabangan ito ng gustong libre. Kaso hindi pa daw ililibre ni dahil dito is next time lang daw. So pati yung mga barkada ni yung classmate nila, hindi lamang hindi makapaglibre. So ayun, nagyabang pa ito na ililibre daw lahat pati yung barkada nito. So ayun na nga mga itas, next time lang daw siya ililibre nito. So ang nangyari, mga barkada ito pati tinutokso ito si kung saan gusto manglilibre ng pagkain. So dito na naman tayo mga itans, nakakuha na nga sila ng pera. Ang ginagawa itong pera is hinati-hatian lang yung pera. At the same time, nagkakaroon pa ng pondo yung pera dahil nga sa doon sa nakaw na sa kotse ni kinikarnap ito. Pero sabi ni Manny Supremo na antik yung gagawin natin sa sunod. Gusto natin yung big time para malaki yung pera. So dito dumating na si Mukang sa bahay nila. Ayun, namblema daw si Mukang na kung saan ang dami daw nilang bisita pagdating sa dibo nila. Pero sabi naman yung tatay na akong gagawa ng paraan. Dito na naman ay nag-ready ng pagkain si Tulits at si Tala. Ang saya-saya ng mag-ina at mag-lola dahil nga nandyan na yung pagkain na kaagad. At nagpapasalamat ito dahil ito na nga ay laking tulong na rin sa kanila. So ayun ang nangyari, kasaya-saya nung pagkain nila. Ayun nga lang, dumating si Rigor na ang lungkot na lungkot dahil nga rin pangyari kay Ramon Montenegro nung inambush nito. So ayun ang nangyari is nagalit si Rigor dahil nga bakit andyan pa yung mga bata, sino bang mapakain, malaki sa akin ang perang napunta dito
So ayun, walang nagawa yung dalawang bata. Ang ginawa is lumayas na lang ito sa bahay at the same time malungkot sila habang kumakain. Kaso lang hindi nila alam na ang problema pala ni Rigor ay regarding doon sa magkaroon ng investigasyon tungkol sa pangyari ni Ramon. So ito, pinuntahan ni Marites sa kwarto. Tinanong, ano bang nangyari? Ang ganda-ganda pa ng ano natin. So ang nangyari nito is sinabi nga ni Rigor na nagkaroon ng investigasyon sa kanya sa pag nangyari nung pag-inkwentro ni Ramon Montenegro. So ayun, naintindihan ni Marites ang nangyari kung bakit galit na galit si Rigor sa mga bata at sa kanila. So ayun, ang ginagawa is nagpakumbaba na lang si Marites regarding dito. So ito naman si Tanggol, sinabi nung lola niya, la, doon muna to mga bata sa kaibigan ko. So ayun, ang nangyari is si Tanggol pumunta doon sa mga bata, sinundan nito, at ito naman mga bata nagpapaalam kay lola. So ayun, ang lungkot-lungkot ni lola dahil nga mawala na itong dalawang bata, si Tulit saka si Tala. So ayun, ang ginawa naman ni Tanggol is pinuntahan yung mga bata kasi nga doon nga patulugin muna sa mga kaibigan. Dumating naman ito si yung kapatid ni Tanggol, ayun, parang nang inis pa na nawala na yung mga bata. Yung si lola at ang lungkot-lungkot kasi nga yabang naman ito. So ayun, sabi ni lola tinding na mahirap pag walang pera. So ito mga atans, maraming maraming salamat sa panonood ng video.